Marlene, saan ka ba? Saan kayo nakatira ng bata? Nasaan kayo nung kinuha ng tatay? Ngayon, magkasama po kami sa Bloom and Treat, ma'am. Dito, sa Maynila? Ako. Kailangan niya nga pong umuwi kasi meron po siyang inaasikaso doon. Mm-hmm. So, nagsasama kayo? Maayos ang pagsasama ninyo? Opo. Bandang huli kasi ngayon, parang malabo. Mm-hmm. Tapos sabi niya ngayon ng nanay niya, kung hindi naman daw maging okay, iwalay kami. Mm-hmm. Sabi niya, dalhin daw yung bata doon. Sabi nung nanay niya. Okay. Kasi parang isang linggo or dalawang linggo lang naman siya doon. Mm-hmm. Binabalik naman dito. Kaya pumayag naman po ako. So hindi ito ang unang pagkakataon na yung bata ay nauwig sa Negros Occidental? Nung inuwi ko po yun doon, kasama po ako. Kasama ka? Okay. Opo. Tapos iniwan ko po siya doon nung dahil nga wala kaming pamasahe. Mm. Pero ano, umuwi kami po dito ng Pebrare. Mm. Kasama ko po yun si Ray. Umuwi kami dito dalawa. Pero hindi ko pa yun alam na may problema na kami. Siya pala iba na yung ano niya sa amin. Okay. Tapos di okay lang kami dalawa na. Yun, nag-uupa kami ng bahay. February, dalawa lang kayo? Yung bata na iwan doon opo, sa ano? Opo, yung dalawang bata iniwan ko po dalawang doon. Dalawang bata ba ito? Opo. Okay. Andyan po yung isa kasama ko. Okay. Noong April po, kailangan niya na naman umuwi sa kanila. Mm-hmm. Yun po, pinauwi ko, pinasama ko po dito yung dalawa. Okay, so nakuha niyo yung dalawang bata. Opo. Nandito yung mga bata ng April. Tapos? Hanggang ito naman po, noong September 18. September 18, okay. Umuwi naman po siya. Dala niya na po yung maliit. Itong 3 years old. Okay. Opo. So, sa makatuwid, dalawa ang anak ninyo. Opo. Ilang taon na yung panganay? Yung isa po, 11 po. 11. Noong August. 11 at saka 3 years. Magti-3 years old po. Years old. Pero hindi kayo kasal. Opo. Pero acknowledge naman na siya ang ama. Opo. Okay. Sige. Saka nagsasama naman po kami noon. Ano? Okay. Kailan mo siya huling nakausap? Kung September 19 pa na nadala yung bata doon, kailan mo sinabi siya ba? Bumalik na ulit dito? Opo, bumalik mo siya dito noong October 1. October 1, pero hindi nadala ang bata? Opo, yun o po yung... O ano sabi mo sa kanya? Nasaan ang bata? Sabi ko, bakit hindi mo dinala? Sabi niya, kasi wala daw budget, ganyan. Mm. Kukunin niya naman daw. Mm. Eh, kaya lang yung nakikita ko kasi yung anak ko doon. Mm. Kawawa. Ano bang walang budget? Wala namang, may pamasahe na ba ang batang 3 years old? Sabi, meron daw po eh. Half price. Magkano bang... Siguro po. Hindi ko po. Kasi ano, may, ano ba sinakyan niya papunta pabalik dito? Hindi ko nga po alam na umuwi po siya dito. Eh. Nagulat na lang po ako nandito na siya. Hindi niya sinabi na, oh, okay. Ano... So, kailan kayo huling nagkausap? Nandyan lang naman po siya. Diyan din po kasi pero siya... Pero hindi... Nagsasama ba kayo? Hindi na po siya umuwi sa bahay. Okay, may ibang babae ba? Opo. May mga anak na rin siya doon? Wala po. Bago ito lang po siya. Nung ano lang po siya nagluko-luko nung nahuli ko po talaga siya. Umuwi po dito yung galing po kasi yan sa Kuwait yung babae. Ano ba trabaho ni Ray? Vendors po siya. Nagtitinda po kami ng kakanin. Okay. Gandang hapon sa'yo, Ray. Nandito ang ina ng mga anak mo na si Marlene Sakiza. At ang kanyang inireklamo ay ang hindi mo pagdala ulit dito nung anak ninyo na 3 years old pa lang. Hindi mo binalik. Hindi ko naman binalik ako yung anak ko, mami. O kaya nga, 3 years old pa lang itong bata. Nasaan ngayon yung bata at saka bakit hindi mo sinusoli sa nanay niya? Alam mo ba na pagka below 7 years old ang bata ay ang nasa poder siya dapat ng ina niya? Kasi mam, walang pamasahe, mami. Walang pamasahe. Si Shari na ang magbibigay ng pamasahe. Opo, sir. Kung gugustuhin niyo po, sir, i-coordinate po natin para makasama po. Kung sakali, pwede po nating sagutin yung pamasahe po ninyo kung yun po yung inaalala niyo. Kasi, nasaan ka ba ngayon, Ray? Nandyan ka sa Negros? Opo, ma'am. Ilang beses po siyang umuwi. Nagpaplano po sila ng pamilya niya. Iniiwan po kami. Wala kami pagkain. Wala po ko pang batsway. Ilang beses na po kami pinababa ng bahay dahil wala po siyang pakialam sa amin. Talikuran niya lang po kami palagi. Nasasanay na po siya eh. Ray, pang-aabuso ito ha? Wala pang tain. Nagsusugal ka na araw-araw. Wala pang tain. O, di ba? Habihin niya, ma'am. Nagsusugal ako. Eh, siya ay nagsusugal eh. Ayan sa online class. Ano isugal ko? Wala naman akong trabaho. Ang mga chismis na ginaano niya, ayun yung sinasabi. Tsaka saan ba ako magsusugal? Mula po umalis na ng bahay. Wala naman po akong trabaho. Nagtitinda lang po ako na minsan. Ayan niya. Kausapin mo. Ayan, kausapin mo. Napakasin mo. Yan na ang problema sa'yo. Nakaharap ka. Wala ka ng trabaho. Nagsusugal ka pa. Oh, ayun nun. May binigay ka ba? Ha? Kahit piso, mula umapa ka dito sa Maynila, bigyan mo lang kami 150. Mapangsugal yon, ha? Ikaw be, masugal mo yon? Pag dumating ka, magtinda ng kakanin. Alam ko kung magkano yung tubo mo, mahigit 1,000. Bigyan mo kami 50,
Oh, pinapakain mo ako na. Ah, umalis ka ng Sabado. Alam mo nga wala kong pera. Hiniram ni Nuno 100,000. Binigay mo pa. Kinuha mo pa. Ha? Ikaw may isip ka ba? Sobra ng pagpamaano niyo sa akin. Hindi mo nga ako sinasaktan sa katawan, Re. Pero sobra-sobra ng sakit na ginagawa mo sa akin. Ipot sa ulo. Ano na lang ginagawa mo na nanahimik ako para hindi tayo magkakagulo ng mga kamag-anak ko rin. Pero kamag-anak mo, isang desisyon lang. Pauwiin ka nila kahit piso. Hindi mo kami iniwan. Galit sila lahat sa akin pero hindi nila iniintindi kung anong nararamdaman ko. Alam mo ba yon? Sobrang pagtitimpi ko. Ikaw, paumod ako ng paumod sa iyo. Kung anong gusto mo, okay lang ako ha. Pinalayas ako sa bahay. May binigay kang pera. Ha? Sobra ng sakit ng ano ko rin. Buti pa yung ibang tao. Depressed na ako. Iniintindi nila ako. Ikaw, umintindi ka sa akin? Sabihin mo sa akin, inaaway kita. Bakit ka kita inaaway? Ha? Bakit nung magmula yung sumama na yung babae mo yan sa iyo? Inaaway ba kita? Ikaw lang lahat inintindi ko ah! May iba ka na bang kinakasama, Ray? Wala po, ma'am. Oh, wala! Kung hindi ko pa po nabuksan yung cellphone, naiwan ko nga ba po bakit nabuksan ko yung account niya sa cellphone ko. Hmm. Nabasa ko pa dun yung ano niya, tinanong niya kapatid niya, ang kabit ng babae niya, ang mahal niya daw. May nandyan ba yung si Nonoy? Paano ko po hindi malalaman na magkasama sila sa isang bahay? Ay, nabasa ko nandoon po, wala po sila sa isang ano. Kaya pala nagpapaalam sa minsan, ihatid niya yung kapatid niya, pupunta sa kapatid niya. Eh, nandoon pala yung babae. Kaya pala siya malayang pumunta doon. Magsasama? Araw-araw gabi nun. Nandun ako sa harap mo. Huwag mo akong pilitin. Huwag mo akong pilitin. Nasasabihin ko pa rito ang lahat na nakita ko. Paano mo malalamon yung kanya? Ha? Pag hindi ka pumunta doon! Ha? Pilitin mo pa ako? Magsisinungaling ka pa? Hindi ko naman masyado marinig. Hindi ko naman pinihan. Sinungaling ka kasi, Re. Ubod ka ng sinungaling! Hindi tayo magkasama sa isang bahay. Makakain mo ba yung kanya? Dumudugo pa daw! Siya pa nagsabing dumudugo pa pala yan, Me! Pinakain mo sa akin? Oo, sabihin mo sa akin na hindi kayo nagsasama! Sinungaling ka! Kung ganito lang sana katapang lahat ng mga nagre-reklamo sa atin, hindi ako ang magagalit. Go, Marlene! Go! Oh. Ayaw ko po sana yun kasi... Kahit po yung sinasaktan na ako na rin sa mga ganyan, sobrang sakit na tinitiis ko po yan dahil sa respeto ko sa magulang niya. Dahil bago po kami nagsama, ano sabi ng magulang niya sa akin? Marlene, makabandang huli pag ginusto ko na ng anak ko, iwanan mo. Kahit saan po kayo magtanong, total pupunta naman po kayo doon sa Elvira sa kanila. Tanong niya po yan kung anong ugali niya. Sinabi ko po sa nanay niya, tiisin ko po yan ma, kahit anong ano yan. Kasi nakikita ko naman na... Magbago siya. Marlene, mahal mo. Minahal kasi... ko na nga po siya eh, dahil alam niya naman po yan, iniminsan ma. Miniminsan po. Hindi ako nakipagbiruan sa lalaki. Kahit saan niya ako iiwan, kahit saan niya ako mapunta. Hindi po ako nakikipagbiruan sa lalaki dahil ang taas ng respeto ko sa kanya. Takot ako sa kanila. Pero siya ma, mula nung nagsama kami, buntis ako, malapit ako manganak. Siya nagdidisco mga ibang babae kasama niya. Nananahimik po ako. Sabi nga po ng kamag-anak ko, napakatanga ko na. Kasi ayaw ko po ng gulo. Kukunin ko na lang yung anak ko sa kanya. Kasi buo na rin yung loob niya. Kasi nakikita ko sa chatay nila, siya yung mahal ni Re. Siya na yung mahal ni Re. Eh ano ba kami doon? Anak ko na lang, bahala ka na. Sige, kalma lang ha, Re. Pagod na rin ako. Bang umuwi sa Negros o dito uuwi ka ng Negros para ikaw ang kumuha ng bata. Okay, Shari, tutulungan natin si Marlene. Yun nga po, magpatulong ko talaga ako kasi magulo po eh. Mahirap saka, na po na... pwede naman mo rin kasuhan. Kasi yung VAWSI naman, yung Violence Against Women and Children, tama ka dun eh. Kahit hindi ka sinasaktan na pisikal o sa katawan, walang pasa ang katawan mo. Sabi pero bugbog na bugbog eh. Ang isip sabi at puso mo. Sabi ko po sa kanya, hindi mo nga ako sinasaktan dahil pag sinaktan niya ako, lumalaban ako. Pero sobrang sakit na. Alam mo ba kung anong gamot sa sakit na parang gusto ko nang maitos? Gusto ko na lang manahimik. Wag, kasi may mga anak ka. Ayun nga po eh. Sabi ng mga kamag-aan, mga... galit na sa akin yung mga kumari ko. Ang tanga mo! Ginaganyan niyo na ka. And paano naman po kasi yung dalawang anak ko? Gusto ko tama. Ba may tatay sila? Tama. Sa akin, okay na lang yun eh. Pabingi-bingian ko na lang yun eh. Ray. Kaya lang, ang tanong ko sa kanya, tapos nakikita ko na sa mga kumbo nila, kung sino daw yung may mahal siyang iba, ang punta
daw yun. Diba? O, sige, huwag tayong magmura. Okay, okay na sa akin. Sige. Lalaki lang rin. Baka pag ako na ganyan, baka hindi mo rin kayanin. Sabi, sa ilang taon na natin nagsama, hindi, minsan hindi ako nakikipag-ano sa ibang lalaki. Kasi, baka respeto. Hindi mo kayanin. Iwan ko ba kung siya ba ulit-ulit narasanay. Sergeant Joreline, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon po, ma'am. Yes. Tanong ko lang po, ano yes. ba talaga yung plano ni ma'am? Kung gusto niya po, pwede naman po niyang sampahan ng kaso yung yes. ex-living partner niya. Uh-huh. So kung yun yan sa sinabi niya kanina, no, na hindi naman siya sinasaktan, pero yes. psychologically, nasasaktan yes. siya. Abuse so, pa rin yun. Mm-hmm. Kailangan kasi natin doon, ma'am, pag okay, no, kung physical injuries, pwede natin ma-medical legal. Yes. Pero kung mm-hmm. yung complaint niya is psychological, yes. kailangan natin yung psychological assessment. Yes. Yun yung isang exhibit na isang importanteng exhibit para doon, proof doon sa allegations niya na nasasaktan siya psychologically yes. para actually, ma-file natin yung kaso. Yes. Pero kung halimbawa, hindi po siya, wala naman po siyang desisyon na i-file yung kaso kasi nga gusto niya ipaubaya na lang doon sa bago, sisikapin po natin, ma'am, na makuha po yung anak niya. Anyway, is 3 years old, nasa sa kanya naman yes. po dapat yun. Yes. So, yung tanong ko, kailan pa ba yung plano niya na umuwi dito para siyempre ma-assist naman siya ng kasama yung DSWD. Yeah. So, ganito ito, Marlene, ha? Paliwanag ko sa'yo, ha? Yung kaso, criminal kasi na kaso yon. So, ang tutulong sa atin nun is yung ating Women and Children's Protection Desk. Pero para maiangat yung kaso na yon, magkakaroon dapat ng assessment yung municipal or city social welfare officer naman ang tutulong sa atin. Dalawa ang pwede mong isampa. Actually, ang nasabi nga lang ni Sergeant Joreline is yung emotional or psychological abuse. Pero meron din tayong tinatawag na economic abuse. Kasi hindi nga kayo sinusustentuan, iniiwan kayo. At kailangan natin ang pruweba nun. Meron ba tayong mga makakausap na maaaring magbigay rin ng salaysay bilang pagpapatunay yung dinirahan lang po ninyo. Namin ng bahay, pinababa kami, dahil kami pang bayan. O yan, yung mga ganyan. Sa Skyway lang po kami tumira. Kahit siya, nandyan po siya. Okay. Ano ang gusto mo? Gusto mo ba na pag-uwi mo doon, kasi tutulungan ka naman namin, pag-uwi mo doon sa City Social Welfare Office tayo at saka sa Women and Children's Protection Desk para matulungan ka sa paggawa ng salaysay at sa pagkuha rin, pag-ipon ng mga dokumento at mga katibayan ng kaso. Bukod roon, so may kaso, di ba? Ang pinaka-priority natin is makuha ang bata. Tama ako? Okay. So priority natin, Sergeant Joreline, is yes po. Kuha yung bata. And yes, then, po. Next yung pagkaso. Yes po. Oo, okay. Ganun po. Kasi kaya naman dito ako pati natulad ng punta dito. Yes. Okay. Ma'am, maraming salamat po. Asahan niyo na lang po na tutulungan ng Wanted sa radyo sa pagdating dyan at pagpunta dyan ni Marlene. Yes po. Okay. Actually po, na-inform ko na po yung DSWD. Ay, okay. Itong gabi lang. Na-inform na sila. Tapos magbaba-background check na po sila doon sa thank ano. You. Sa taas thank you, po. Ma'am. Kasama so, yung mga health worker po nila. Okay. So action agad. Tinan mo naman. Basta naidulog lang natin talaga sa tama na persons in authority. Hindi magdadalawang isip na magtulong ang ating mga nagsaservisyo. Hindi naman po sana po makarating sa ganito. Kasi kaya lang, pag ako po humarap sa kanya, masama po ako. Kasi hanggang sa doon, pinabibingi-bingian niya po ako, baliwala po ako, awayin ko siya, kasi siyempre gigil na ako eh. O, dito tsaka tayo. Para sa anak mo, yun lang naman yun. Opo. Pamilya ko naman ang pinatago ang bata sa kami. Ni-video call nga, lahat-lahat, ang dami ng cellphone doon, ni-video call, hindi nyo nga ako pinag-video call, at ikaw, alam mo yan, lahat na lang natatawagan mo, wala, didma, pag ako, alam mo naman si Rinalin, iyak na nang iyak. Papatawagan mo si ganito. Diba sinabi mo nga sa'yo, nadalhin kong cellphone para makondinit mo si Koko? Dalhin mong cellphone para hindi ano? Hindi mo nga ako nadalhin. Dalhin mong cellphone para ano? Kaya nga kita pinagbawalan ng cellphone kasi nagagawa mo nga ng paraan sa pisting babae na yan habang wala kang cellphone. Ha? Dapat alam mo rin, dapat magpasalamat ka nga, pinapalayo kita kung talagang ayaw mo na. Ano sabi mo? Ayaw mo na sa kanya, di ba? Wala kayo? Ba't pinagpipilitan mong mag-cellphone-cellphone kasi gusto mo? O ngayon, dyan ka na. Huwag na huwag ka nang lumapit sa amin, ha? Wala ka ng anak. Ako nang bahala sa kanila. Yan ang gusto mong pamilya, di ba?
Yan ang pinangarap ko sa mga anak mo. Punong-puno na ako sa'yo eh. Alam mo naman ba yung kaso akong kinukasikaso dito eh. Oo nga, re. Isang taon na kita inintindi. Sa ngayon, asikasong-asikaso nyo na. Nalibing na tayo sa utang sa mga ganyan-ganyan mo. Pero sana, bago ka lumayas, iwanan mo kami ng pagkain. May binigay ka kahit 100. Wala, diba? Naintindihan mo rin ba ako? Mahal mo pa ba si Marlene? Mahal mo ba yan, ma'am? Hindi na nga ako humandi nga humarap na sa akin yan. Sabi niya pang mahal ako. Ray, handa ka ba? Hindi na nga magpahawak ng mga kamay niya yan. Sabi niya pang mahal ako. Ang tingin lang sa akin yan, mamuchacha niya lang. Mayalala niya lang ako pag inutuhosan niya ako. Ayusin mo tong ano to. Anuhin mo to. Pero, ganun lang pero ako ikaw, mang... Ate Marlene, mahal mo pa ba si Ray? Napapagod na rin ako eh. Pero dati mahal niyo pa ba? Kaya namin tinatanong, iba yung ganito na usapan na magkalayo kayo ha? Ang iniintindi namin, pag nagkita na kayo, pag nakita mo, ang gwapo ni Magkasama Ray. Magkasama po kami yan dyan sa ilalim ng Skyway. Puro galit na lang po. Minsan, magano po, puro galit. Kasi naalala ko po yung mga ano niya eh. Parang nanginibabaw na rin yung sungay ko na parang gusto ko na rin sa ano yun eh. Okay, pero uulitin ko ha, kaya namin tinatanong, dahil uulitin ko, walang hindi na ipagpapatawad ang pusong umiibig. Ha? At ayun kumpara nga po, sa mga bata. Alam mo ma'am, una-una, tinitiis ko yan. Kahit umiiyak na lang ako, tinitiis ko yan kasi gusto ko sana mabuo yung mga anak ko, may tatay sila, may ano Familia. Sila. Hindi naman po niya gusto yata yun eh kasi tinapon niya ngayong anak niya doon isa sa bundok, ang isa iniwanan niya dito. Paano po siya magiging ano, tatay dyan, di ba? Sige, isipin mo na lang. Eh, mas gustuhin niya pa yung makachat doon yung babae niya. Sabihin po ng babae, pagtawanan niya ako kasi balang araw magkaanak sila ni Ray. O sige, magkaanak ka sa kanya. Bakit? Salamat ilang taon sa pagkuha mo sa akin kay Ray kung gaano kakakonsumisyon din sa kanya. Ilang taon na ba yun si Teresa? Pwede pa ba mga anak yun? Bata pa po si Teresa, 29 pa lang yata yan o 30. Kasi, o kasi si Ray mas bata sa'yo, no? Opo. O, Ray. Si Ray kasi tsaka yung asawa ni Teresa magkasing edad lang. Ay, sandali lang. May asawa si Teresa? Kasal po si Teresa eh. Kaya nga po ako pinapunta dito ng asawa ni Teresa. Siya galit na galit si Ray kasi nilalakad ko yung ano kasi gusto ng asawa ni Teresa. Nako! Ipa-deport po yung si Teresa kasi mag-abroad daw siya. Ay, ngayon, si Teresa ba ay nandito ngayon sa Pilipinas? Nandito po siya kasama yata ng kapatid ni Ray sa bahay yan. Kasi nga nahuli ko nga yung chat nila nga si Teresa tsaka si, okay. Si Chris. Pero saka na natin, magkasama yun. Saka na natin intindihin si Teresa tsaka ang asawa niya. Ay, kung gusto ng asawa niya na siya ang magkaso dito, pupunta ang unahin po natin dito. Ay yung anak mo. Okay? So, ganun. So, okay na tayo doon. Tutulungan ka ng wanted sa radyo para makauwi ng Negros. Okay? Salamat. Sa Cadiz. Sa galit mo po sa kanya, okay. Natipo na rin yung ano ko sa kanya, okay. Sa Manolobi. Okay. Ang kinaanuhan ko pa po sa kanya, umalis po siya nung Sabado. Nang walang iniwan sa inyo. Anak, babalik pa ako. Baka buhay pa ako, babalik ako. Wala. Ni Silapi, no, 5 piso. Hindi, okay. Mo lang inabutan yung anak saan, niya. Sobrang saan kayo sakit nakatira sakit. Ngayon? Saan kayo nakatira ngayon? Sinangla ko po yung isang... Yun nga po, galit na galit po siya kasi yung cellphone niya. Gusto niya dalhin. Eh, yun na lang din po yung hawak ko na gusto ko isangla kasi wala na po akong kasama sa Skyway. Nasa ilalim na po kami ng Skyway na tutulog eh. Ilang, halos ngayon, dalawan, sa ilalim kayo ng Skyway na 2 linggo po kami mahigit magkasama sa ilalim ng Skyway. Nung umuwi po siya nung Sabado, nagsangla po ako ng cellphone niya. Sinangla ko yung cellphone niya. Dinown ko po sa bahay kasi nalagitan na po yung anak ko eh. Tapos sinikato pa po doon sa lugar natin namin. Kailangan natin matubos yung cellphone kasi nandoon siya riyang ebidensya. Opo. Diba? Niya. Okay. Kaya ayaw niya nga yung kung ano. Tubusin mo yung cellphone. Odette, tubusin natin ang cellphone. Yun doon yung ebidensya. Ayun po yung ano po eh. Nakasangla po yung 3,000. Pero magkakaso. Kakasuhin mo pa ito, ha? Ayoko na po magkasukaso sa kanya. Ay, alam niya na rin yung... Ay, paano po, ma'am? Ah, gusto niyo na lang po na magkaroon ng magandang pag-uusap sa bata. Oo po, kukunin ko na lang yung anak ko. Ah, sige. O, yun na muna. Basta yun na muna. Yun ang priority natin. Yun naman ang sinabi natin kay... Sergeant Joreline Enoch. So, ganun na lang po ma'am ang gagawin natin. Ano, paasistihan po namin kayo para makuha niyo po at magkaroon po kayo ng magandang pag-uusap. Kasi madam, maganda naman yung pinagsamahan niyo. Ilang years po kayo? 13 years po. Matagal. Madadaan naman po ito sa magandang pag-uusap, ma'am, ha? So, kakausapin po namin kayo sa kabilang studio, ma'am, para maasistihan po kayo, ha? Okay. Sige, kalma lang ha. O, inom ko pa ng isang, bigyan mo pa ng isang bote ng tubig. Okay?